Hi, sa video nito yung sa mga masamang comment o mabuti, wala po pinagkaiba yung pabor po yun sa may anong channel. Dumating kasi yung kapatid ko may hihig sa mga damit ng puti. Siya kasi ano, mga damit niya signature. Tapos ano, yung problema sa kanya, hindi siya marunong sa gamit. Basta pag hinubad na lang, patong na lang sa trabaho niya, tapos nangangawala. E ang mahal-mahal pa naman damit niya. Yung mga damit ko, mura lang siya. Nabibili ko lang siya ng 10 pesos sa hukay-hukay. Sanay na ako sa ganun. Hindi ako maarte sa damit. Tapos yung amo ko nga dati na photographer eh, yung mga damit niya, malamang at malamang ano, nasusuot ko talaga kasi nga hihirang ko sa kanya. Tapos ano, ayun, nialabang ko ng siyempre, diba, kasi kailangan maayos yung laba mo pagbili mo lang. Pagbili-bili mo lang sa hukay-hukay, okay naman, bigay lang ng pinapasuot lang ng ibang tao. So, hindi naman ako nagkaroon ng sakit sa balat. Pero, yun, naiipon ko yung mga damit ko kahit ganito lang siya. And, yun, dumating sa punto, sabi ko, okay, benta ko kasi yung mga damit kong ano, kulay puti. Kasi ang dami kong damit pa puti eh. Tapos, ayun nga, hindi naman niya, ano, tinanggihan naman niya. Kasi nga, sabi ko, mukhang gusto mo yung damit ito kasi malaki, puti. So, yun. Antabay tayo, pero alam ko hindi niya yung bibilin kasi wala din naman tayong ano, pagkakitaan. Sabi ko, sige, dahil yung damit mali mo mag-zoom. And yun lang naman for the delicious toys. Ako kasi ano, dati may mounti ang gamit ko, tapos noon utos-utosan lang ako, tawagin ng may kayang pamilya, tagalinis ng attic, tapos tagatapon ng basura ng mga ano, nung pinagbubunot ng ngipin, tapos ay anesthesia, tapos ano, tagabili, yan. So, kumikita naman ako dahil sa pag-aaral ko sa mga training center. So, yun lang naman for the blogging share story. Sa video nito yung masamang comment, mabuti. Wala pa pinagkaiba yung pabag ko yun sa mga channel. Sana mabili niya yung damit ito. May pepresyo ko ito mga, ano, 20 pesos. So, yun lang.